Magkakasamang pinagpala at nakinabang ang Adventist Church leaders sa Central Luzon Conference Area 10 at mga care groups sa Officers Empowerment Seminar na idinaos sa Talisay, Batangas. Doon ay naibahagi sa kanila ang mga aral at kaalamang makakatulong sa kanilang patuloy na paglilingkod sa Diyos at pangunguna sa mga lokal na simbahan. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Ansley Escarcha. Masiglang dinaluhan ng mga opisyalis ng iglesia mula sa Area 10 ang Church Officers and Care Group Empowerment dito sa Sampaloc Taal View Garden Resort, Talisay, Batangas. Nagtipon ang mga opisyal ng simbahan mula sa buong Area 10 para sa isang napakalagang kaganapan na naglalayong pahusayin ang kanilang mga kasanayan at ang kanilang serbisyo sa loob ng simbahan. Sa tulong ng mga pastor at area officers, ang nasabing programa ay naging isang collaborative effort na naglalayong bigyan ang mga opisyal ng mga kaalaman na kanilang kailangan upang maging mahusay sa kanilang mga tungkulin. Napakalaga po ito para po sa ikalago ng ating iglesia na tayo'y ma-equip, ma-empower dahil ang ating team ngayon ay empowerment sa mga officers ng ating iglesia at ng care group. Nagkaroon ang mga lecture na tumalakay sa mga paksang tulad ng epektibong komunikasyon at mga kasanayan sa pamumuno. Ito ay makatutulong sa kanila na maunawaan ang mga pangangailangan ng kongregasyon at mapalakas ang pakikipag-ugnayan sa iglesia. Ang mga dumalo ay aktibong nakilahok sa discussion at mga breakout sessions na pinangunahan ng mga facilitators at lecturers na sina Pastor Danilo Anilo, ang Central Luzon Conference Ministerial Secretary, Dr. Jupet Capuyan at Pastor Jojo Silabo, ang Area 10 Chairman. Sila ay nagbahagi ng mahalagang insights at mga praktikal na mga estratehiya. Ang mga programa na inihanda ng mga nag-organize ng mga ganitong programa ay malaking bagay po ito, lalong-lalo na sa espiritualidad ng bawat isa. At hindi lamang po natin ma-develop yung ating kakayanan sa loob ng ating iglesia, mas maganda kung meron tayong tinatawag na outside na makukuha kung saan ito po ay malaking bagay na makakatulong upang mapalago ang ating espiritualidad. Ang nasabing Orientation and Empowerment Program ay nagbibigay din rin sa kalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga opisyal ng simbahan na nagpapatibay ng pagsasamahan at pagkakaisa. Ang mga kalahok ay umalis baon ng inspirasyon, kaalaman at lakas mula sa programa at handang gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng kanilang pinaglilingkuran sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Layunin magatid ng balitang may pag-asa. Ako si Ansley Escarcha, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.